Guys, good morning. Nandito ako ngayon sa Barari, sa Paper G. Sa swab test ako kasi na-receive na ng amo ko yung result sa medical kahapon. Fit to work. So, swab test ako ngayon para bukas. Ipaprocess ko na yung Emirates ID ko, tsaka health insurance at visa ko. So, tinawagan ko kanina yung alaga kong binata bago ako pumunta dito sa Barari. Sabi ko may alam kang screening na center na free para sa COVID. Sabi niya, dun sa dati natin pinupuntahan na sa May Katara, sa May Hili. Sabi niya free doon. Sabi ko, di ba para lang yun sa mga local tsaka sa mga nagtatrabaho sa company. Sabi niya, mga Pilipino doon. Sabi ko, oh, nagtatrabaho yun sa company. Sabi ko. Tapos sabi niya, siguro sabi niya, para lang sa local tsaka nagtatrabaho sa company. Sabi ko, kasi mga nakikita mo Pilipino doon, puro sa company nagtatrabaho. Tapos sabi niya, nasa isa niya, sa ka na lang pumunta ka na sa baby. Sabi niya, kasi dito 65 years lang. Pero 2 days ang result. Pero hindi naman naabot ng 2 days. 1 day less. Kumbaga 24 hour less. Less than 24 hours. So, ito. Pinaantay ko pang matawa ang pangalan ko. Wala din gaano na applicant dito, pasyente. Kasi maaga pa lang. So, pagkatapos dito, pantanan man ako ng bawali. Mag-withdraw ng pera. Yes. Hindi lang guys, tinawa ng pangalan ko. So, ayan guys, tapos na akong mag-swab test. Naluha nga lang kasi ang tagal niyang binunot yung sa ilong ko. So, ngayon sa na naman ako, Bawati Mall. No, ang ganda no, araw-araw, puro mo lang na pinupuntahan ko. Window shopping lang. So, ito yung pharmacy ng Virgil.
ito guys, mamili ako ng pritong saging dito sa lulo sa dalawang parata. So ayun guys, kalalabas ko na ng barari. Sorry, hindi ako magkita pag ano yun, sobrang ano ng araw. So bumili ako ng konting breakfast. Tapos didiretso ako sa Awadi. Mag-inquire ako nung so grabe ang init guys, oh. Sobrang init. Ang aga-aga pa, sobrang init na. Alas 9 pa lang eh. 9:30, sobrang init na. Kaya kahapon yung amo ko, nasiraan ang sasakyan sa daan. Tapos, nagpa-pick up sa akin. Eh, bumaba ako. Bumaba ako ng sasakyan nung nandun na ako. Kasi kinuha ko yung mga gamit niya sa sasakyan. So, siguro mga 1 minute lang. 1 minute or 2 minutes. Pagsakay namin ng sasakyan, nagulat talaga sa mukha ko. Sabi niya, anong nangyari sa mukha mo? Sabi niya, isang minuto lang nabilad ka sa araw, ganyan nakapulang mukha mo. Sabi ko, ganito talaga ang hipon. May, pag nainitan, namumula. Tawa siya, nagtawa. Sabi ko, kaya nga nag-ano ako ng jacket. Bumababa ako ng sasakyan kasi yun nga, tsaka yung mata ko, sabi ko, naarawan ako, nainitan ako. Parang nagkaano siya, namumula. Hindi lang mukha, pati mata. Yung sabi nung Ugandan dati na kasama nga namin, sabi niya, yung magkaharap tayo, yung tinitingnan ko lang mata mo. Sabi ko, bakit? Sabi niya, sobrang pula. Ano ba nangyari dyan? Sabi ko, ganito talaga to. Lalo pag bagong gising ako, tapos naliligo, kasahan mo yung sobrang pula yan. Hindi ko alam kung anong maano ng mata ko. Dati pinaano ko to eh. Wala, bumalik din. Tama yung sabi ng mga Pilipina na 100% babalik din yung pteridium mo. Pteridium. Tapos sabi ko, sabi nung sa ospital, sabi niya, hindi ko masisiguro sa'yo kung hindi babalik yung sa mata mo. So ngayon, siguro mga 4 years ago na bumabalik din yung yung parang puti dito sa ano. So siguro pag magbabakasyon kasi yung mga amo ko, ano ako ng saan ko pwedeng ipaano itong right side kasi medyo makapal na yung pteridium niya eh. So tanong ako doon sa dati ko kung may alam ba siya, kaso guys ang sakit, hindi ako tinablan ng anesthesia, nanginginig ako sa sobrang ano. Tapos may hypertension pa ako. Natakot yung doktor. Grabe talaga. Sabi ko, di bali naman mo. Basta hindi lang, hindi ko na ito ulitin. Pero kailangan talaga eh. Kasi itong isa, makapal na talaga. So guys, nandito na lang muna. Punta tayo ng Bawadi. So guys, nandito na ako sa Bawadi. Sa upuan. Wala pa akong tao dito sa
10 o'clock totally sila magbubukas sa Bawati. Pero pag ano lang, mag-withdraw ka lang, pwede naman.
lumabas na ako ng Bawadi, sumagit ako kasi kala ko may available na back to home na. Guys, nandito na ako sa bahay. Tumawag yung amo ko, tinanong niya kung nakabili ako ng sabi ng upuan. Sabi ko wala kasi mahal. Hindi sila nag-ano doon sa nagkasundo sa presyo. So, sabi niya, kung hindi kayo magkasundo, umuwi ka na lang. Excuse me. So, ngayon, nandito na ako sa bahay. Tumawag siya. Sabi, nakabili na ba daw? Sabi ko hindi. Sabi niya, oh, sige, sige. So, nandito na lang muna, guys. Ito na lang muna. See you on my next video.